Congratulations, ha. Pero ipangako mo, ha? Na? Na ako lang ang kapitan ng puso mo, ng buhay mo. Oo naman. Always and forever. Matamis ba to? Nako! Meron pang mas matamis dyan. To. Puso ko. Tamis-tamis niyan. Tibok-tibok. Paano sa'yo? Kamina, marami na rin ako naranasan na pag-ibig. Kung saan-saang lugar na rin ako dinala nito. Pero isang pag-ibig lang yung hinahanap ko at yung gustong balikan. Yun yung pag-ibig na pinipigay mo. Hindi ka naman nawala sa puso ko eh. Dala-dala kita kahit saan ako magpunta. Tanggap kita, Papsi. Kahit ano ka pa. Mga kadad, hanapin ko si Kuya. I'm walking! No need. It's real. I'm real. I'm coming back. I will start with you first, my dear student, Biglanda Papa. I'll make sure you'll be the pa until you die like a palaka. Ikaw? Bakit? Ang ginagawa mo dito? Oh, bakit masama bang makita yung kaisa-isang babaeng mahal ko? Jesus naman. Sarap naman pakinggan niya. Hindi ka naman pwede dito eh. Lalo na pag nagbababa ng mga kargo. Oh, eh, yan ako, Jowa. Kahit na bawal pa yan, eh wala akong pakialam. Basta makita ka lang. Mamaya, paano kami makakita sa'yo dito? O, edi, saluhan niya tayo sa pagkain. Pagkain? Oo. Ayan. Hmm, ano? Ayan. Paborito mo to. Spaghetti pa baba, spaghetti pa taas. Nga. Garlic bread. Anong garlic bread? Spaghetti yan. Ito naman, hindi naman, no? Inilaloko mo ako eh. Eh, siyempre, baka naman sa sobrang kabisihan mo, nakakalimutan mo ng kumain yan. Dalawang actually... Diba, sabi ko na nga. Nga! Tikma mo. Sige. Amoy pa lang, diba? Panalo na. Oo, panalo. Ang pagkasarap naman sa dya magmahal niyang si Grant na iya. Ay, nako. Ay, kung ako lang si Jowa. Ay, hindi ko napakawalan iyan. Ay, baka nga itago ko pa sa basement eh. Tapos, doon kami magkakaanak ng pito. Apat na babae, tatlong lalaki. Tapos ipi ko muna yung bibig mo. My gosh! Not even in a remote possible. Madam, napakasungit mo naman. Diyos, ang ingi-ingi mo kasi. Can't you see? We are hiding! My gosh, hindi tayo pumunta rito para mag-fantasy kay Grant. We are here to seek revenge. Revenge? Shut up. Eh, ano? Shut up! Madam, nagugutom lang naman ho ako eh. Baka naman may baon ka dyan. Parang si Grant, ang sarap. I told you to shut up. Ano na pala nangyayari sa kuya mo? Nahanap mo na. Wala eh. Hindi ko talaga makita si Kuya. Walang balita ako sa kanya. Nasa isla pula siya eh. Oh, pwede pa puro mga isda yung natira doon? Oh, pero
Pagkatapos nun, Kap, nawala na siya. Bigla na lang siya naglaho. Ewan ko. Pinagdadasal ko na lang talaga. Kung nasan man si Kuya, sana okay lang siya. Sana ligtas siya. Kawawa naman eh. Oo naman. Pinagdasal natin yun. Smile ka na. Gwapo-gwapo ng boss ko. Smile ka. Yan. Oh, Kap. Kumain ka na, Kapo. Sa alanganin tayo eh. Ito, alanganin ka din kainin to. Sige na, akala mo. Ngayon, nabusog pa ako. Sige na. Ikaw na, special ito araw naman. To para sa'yo. Hindi. Gutom ka. Kakaiba din itong si Grant eh. Mantakin mo naman. Ginawa na ng masama na kapatid. Ay, Ay, hinahanap pa din eh. Oh, natulala ka yata dyan, madam. Aba, igalaw-galaw naman kayo dyan. At baka kayo ma-stroke. Hindi ka ba nakikinig sa kanila? Ngayon, alam ko na kung saan hahanapin si Charles. Ano ba, Carmina? Talaga bang sigurado lang tayo sa kasal natin? Papsi, tingnan mo ikaw. Tatanong-tanong ka sa akin. Ikaw pa lang hindi sigurado magpakasal. Eh, umuo ka naman eh. Ganito na lang, Paps. Pabinyagan mo muna ako kasi hindi pa naman ay siguradong dalawa, di ba? Aba, teka. Hindi ka pa ba napabinyagan ni Aling Joni? Nung pinanganak ka? Nung sanggol ka? Nabinyagan naman daw po. Gusto ko lang ma-experience ulit para may memory to speak to you. Picture ba? Ganun. Uy, Jujan, magdikig ka. Pinagsasabi mo. Papsi, okay ka lang ba? Nagdadalawang isip ka ba kung makakasala mo ang beauty ko? Hindi. Okay ako. Eh, alam mo, hindi ko nga inaakala makakarating ako sa ganitong nararamdaman ko para sa'yo eh. Mahal kita talaga, Carmina. Mahal kita. Kaya na pinaproblema ko lang yung kinakatakot ko kung may bibigay ko ba yung magandang buhay para sa inyo ni Junjun na pinapangarap ko maibigay sa inyong dalawa. Basta ako, Paps. Pagkain lang, tas pan-load. Yan. Okay na ako doon, Paps. Load ka dyan. Tama na yan. Hindi lang, hindi Papsi, ito ang tandaan mo, ha? Kahit ano pang maging buhay natin, sigurado ako na magiging masaya yon. Basta magkakasama tayong tatlo. Eh, yun pala eh. So marami tayong gagawin at aasikasuhin para sa kasal natin. Yes. Hmm? Yung tulong ako, Paps. Tulungan mo kami, ha? Sige po. Tama na yan. Ay, tama. Sir. Malamang, ako kukunin na best man ni Paps kasi ako yung pinakamabait dito at pinakamatalino. Amay dong, may sira talaga utak mo no, hindi pa naayo yan. Alam mo ba may meaning na best man? Yung meaning na best man, may talent. Parang ako, talentado. Oo. Ha? Oo, talentado. Ikaw? Oo. Guys. Kalimutan nyo na yung mga iniisip niya, yung pangarap nyo mag-best man para kay Paps. Ha? Huh? Dahil na nababagay na mag-best man para kay Paps. Eh, syempre yung pinaka-mature at saka may karanasan na sa pag-asawa. Sino pa ba yun? Eh di ako. Kaya ako ang best man ni Paps. Para hindi na kayo ma-disappoint. Naman ang tawa mo, kuya. Ano sabi mo, pinaka-mature? Ang kinukuhang best man, ang sabihin mo, yung mga pogi. May nakita ka bang best man na hindi pogi? Oh, sino pa may pinaka-mature sa atin dito? Ako! Anong planeta ka ba galing? Wait, sige na. Tigilan nyo na yan. Nagtatalo-talo pa kayo. Huwag na kayo magtalo-talo. Bigyan natin kay Paps yung desisyon kung sino yung gusto nilang maging best man niya. Tsaka, araw nung dalawa. Hindi sa atin yun. Kanila yun. Hayaan natin sila. Mga to talaga, oh. May pag-pogi-pogi ka pa dyan. Dinaan mo sa standard, ha? Huy, ba't mo nilalagay dyan? Saan ang pogi? Ang baho mo pa. Oh, minumula kayo dito. Hindi ka nilalagay dyan. Okay na eh. Ayos ka na. Mm. Paps, congrats ha. Sobrang nakakatawa kasi
Parang dami yung pinagdaanan ni Ate Carmina pagkatapos kayo din magkakatuluyan. Sobrang nakaka-proud, Pops. Hindi ko rin naman nakalain eh, na magkakatuluyan kami. Alam ko yung mga ganyang moves, Pops eh. Kasi una, talagang parang asot pusa kayo, tapos lagi kayo nag-aaway, di ba? Saksi kami doon, pero tingnan nyo. Pagkatapos, yung pala, may in love ka din pala, Pops. Tingnan mo, sobrang in love kayong dalawa sa isa't isa. Bagay. Grant, pa. Alam ko hindi mo inaasahan to eh. Kaya lang, siyempre ikaw lang naman ang pinakamalapit na kaibigang lalaki sa akin. Tropa tayo, di ba? Oo, oh, Pops, okay. Tropa tayo, siyempre. Kasi gusto ko sana sa kasal ko, ikaw maging best man ko. Oy! Ha? Pops? Ako? Totoo, Pops? Oo. Pops! Sobrang saya ko, Pops. Thank you. Pops, sino bang aayaw? Siyempre, my pleasure, Pops. Thank you. Sobrang na-touch ako. Ako yung pinili mo. Close tayo. Okay tayo. Lock mo ko, Pops! Alam mo ko, Pops! Di ba ayaw mo? First time ko mag... Ha? Ayaw mo, di ba? Gusto ko siyempre. First time ko nga magbe-best man eh. Pops, first time ko magbe-best man talaga. Pops, Bisaya, na-best man, Pops. Buhay. Carmina! Carmina! Ay, may question ako. Ano? Bagay ba itong dress sa akin? Kasi alam mo, ayaw ko naman talbugang ka bilang bride. Pero mukhang mas okay naman yata ito bilang maid of honor. Hindi ba? Okay naman. Kaya lang, ibang klase ka rin, ano? Pinresinta mo na talaga yung sarili mo na maid of honor. Eh kasi alam mo, alam ko naman ang dami-dami mong iniisip. Ayaw na kita ma-stress. Kaya tinutulungan na lang kitang mag-decide. Salamat, pero nakapag-desisyon ako. How nice! May maid of honor na ako. How nice, sir! Hindi ikaw. Si Jowa. Si Jowa ang maid of honor ko. It's the nicest! Hello! Ari, ala! Ano ba naman yun? Oh, bakit? Anong tinitingin-tingin nyo? Ah. Hindi nyo pa ako ilala? Ha? Mga bobo! Mamang-mang! Alam nyo kayo, kaya kong baguhin yung mga buhay nyo. Pero mas gusto nyo na manatiling mangingisda habang buhay. Ayan nyo, ma'am. Ayan. Tayot dyan pa. Ilang. Ilang, iwan nyo lang ako. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi naman bago sa akin yan. Hindi naman bago sa akin, iiwan ako.
Charles! Charles! Alto Burano! Lola? Paano ka nakaligtas? Well, it's a very long story. Inspiring story, but I don't want to go about it. But if you're interested, I will tell you. Nagsimula lahat ito noon. Hindi na. Okay na yan. Hindi na kailangan marinig pa yan. Simulang masira yung buhay ko. Simula yung masira yung plano namin na pagtakas sa'yo. Wala na. Wala akong pupuntahan dahil pinaghahanap na rin ako ng batas. Is that the reason why you want to throw your life, your precious life, just like that? Wala nang pupuntahan tong buhay ko. Okay? Nagkakamali ka roon. Look, that's why I'm here. I'm here because I know where's the south, north, east, west. Well, but obviously, clearly enough, you can see I'm not a compass. But you know what? I can give you life direction. Direction? Huh? Yeah. Yes. I know north, south, east, west. But our direction is revenge. Do you know what I mean? Or do you want me to go farther and explain it to you? Ano, Charles Atamirano? Tutulungan mo ba ako sa naudlot nating plano noon? Sa. Gusto lang sana kita i-commend para sa isang exceptional performance bilang isang chiefmate. May tanong sana ako sa'yo. Sir, yes, sir. Ano po yun? Anong masasabi mo kung i-recommend kita para ma-promote bilang isang kapitan? Kapitan po. Mismo? Talaga po? Oo naman. Happy ka, happy din ako eh. You deserve it. Sir, thank you po. You're welcome. Sir Francis? Pops, mabuti naman nakarating ka dun sa imbitasyon namin. Well, wala lang. Meron lang sana kaming itatanong sa'yo. Kamusta naman yung preparation ng wedding nyo ni Carmina? Ah, yung wedding? Maayos naman po. Maayos? Maayos. Well, una sa lahat, gusto namin sabihin sa'yo na kami na ang sasagot ng catering. Seryoso ba to? Oh! Naku. Seryoso kami. Maraming salamat. Hindi ko alam sasabihin ko. Salamat, Sir Francis. Totoo ba? Oo naman. Paps, una pa lang yan. Kung hindi mo natatanong, marami pa kami surprise para sir. Naku, mayroon pa bang gagandang surprise sa sinabi niyo ngayon? Oo naman. Paps, ganito kasi yan. Na-promote ako eh. Paps, isa na akong kapitan ngayon.
Rita na ako! Ano ba yun? Surprise yun na masaya! Pinakamasaya! Rita na ako! Lagi yung masayang balita! Oh, dapat sumasaludo ko na sa kapitan. Oo po, ngayon na. Na, proud ako sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Proud ako. Paas, luto ko ng spaghetti. Oo! Sige pa nga ako. Makatikim naman kayo ng spaghetti ko. Sige, sige! Nakakatuwa yung reaksyon nila Fernando at Carmina kanina. It's the least we could do for him, Francis. Tama ka naman doon. Alam mo, malaking parte siya ng rason kung bakit nabuo pa rin ang pamilya natin. Basta ako, habang buhay ko ipagpapasalamat sa Diyos na kay Fernando napunta sa princess ng baby pa siya. Tama ka naman dyan. Ano yung iniisip mo? Nakakatuwa lang kasing isipin, Jowa, na dati nangangarap ka lang maging kapitan ng barko. As ngayon, no? Kapitan ka na. Tapos, kakasal pa si Pops, di ba? Oo naman. Grabe. Isipin mo naman. Nakalala ko na yung tunay kong mga magulang. Pero kasama ko pa rin si Pops. Masaya ako kapag masaya ka. Kaya ngayon, di pa rin ako pa na makapaniwala na girl lang na kita. Oo naman. Sipin mo naman yun, Diyos ko, yung unang pagkikita natin para tayong aso at pusa. Hmm. Tapos, kunwari ka pang pakipot nun, eh. Hmm? Totoo naman, gusto mo naman talaga ako. Mag-comment kayo dito sa gagawin ko na vlog. Sorry! Miss, ano ba? Ikaw na naman! Stalker ka, no? Uy, stalker agad? Ikaw nga dyan eh, gapong-gapo ka sa sarili mo eh. Baka ikaw, takbo ka kaya ng takbo. Di ko alam ba't mo ginagawa yun. Siguro ikaw snatcher ka. Ano oh, ako ay snatcher. Itong mukhang to snatcher. Uy, wow. Hindi lahat ng gwapo. Ano mabait. O, oh, tamo, nagwagapuan ka nga sa akin. Kunwari ka lang, kunwari. Naaway mo ko, dumidistansya ka. Pero, yung mga ganun, alam ka na eh. Kabisado ko yung mga ganyan mo eh. Excuse me, bad trip talaga ako sa'yo noon. Pero, siyempre, iba na ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magiging buhay ko kung hindi kita nakilala. I love you. I love you too. Mahal na mahal kita, Jowa. I love you too, Grant. Sino kayo may gawa nito? Francis. Sino kayo may gawa nito? Francis, may... May ano? May nakita akong tao. Wala naman. May nakita ako. Pakinggan niyo ako. Misan ang buhay, ganyan talaga eh. Mapaglaro. Pinaglaro lang kayo. Akala niyo,
ayaw na ayaw niyo sa taong yan. Pero siya pa yung makakatuluyan mo. Kasi, alam niyo, ang love at hate, napakanipis lang ng pagkakaiba niyan eh. Minsan, kala mo hate mo na yung taong yon. Ang hindi mo alam, eh, gusto mo pala talaga ito. Oo. Alam mo, Kuya Bagit, sanga talaga ako sa'yo eh. Ang dami mo talagang alam sa buhay. Ang talino mo talaga. Naman. Kaling nga. Alam mo, Amay, wala ka talagang sariling pag-iisip dong. Bogo ka pa rin. Bobo. Alam mo na, ang loko-loko yan si Kuya Bagit. Wow. Kung makapagsalita ka, kala mo hindi ka mas seryoso sa akin makinig ah. Tingin mo nga yung upo mo. Oh, mas mukha ka pang nakikinig kisa sa akin eh. Tama si Bagets. Bakit? Tingnan niyo naman ah. Kami talaga ni Dore magiging forever sa isa't isa. Kasi isipin niyo, kung gaano kahit ni Dore sa ngayon. Di ba? Alam mo, Roy, kahit anong kasabihan pa yung marinig mo, akin lang si Dory. Akin lang si Dory forever and ever. Ang tigas mo, Amay! Narinig mo ba yung sinabi ni Bagets, ha? Ang magkakatuluyan sa huli ay yung ayaw sa isa't isa. Ayaw sa isa't isa. Oh, ano ibig sabihin nun? Alam mo, hindi pwede yan eh. Gagawin ko lahat para ayawan rin ako ni Dory. Ngayon, tignan natin kung sino yung mas pipiliin niya sa ating dalawa. Ha, alam ko na gagawin ko. Very good! Tito Francis, na-check niyo na po ba yung mga CCTV? Yes, I did. Pero hindi rin nakita doon kung sino nag-vandalize ng signage ng Princess of the Sea. Sino po kaya may gawa nun? At bakit? Alam niyo, basta ako, hindi maalis sa isipan ko yung taong nakita ko. Josephine? Francis, sinasabi ko na sa'yo, may tao akong nakita kanina doon sa may kalye. Josephine, posible naman yun. But it doesn't mean na may kinalaman yung taong yun sa pag-vandalize sa restaurant natin. Ibig niyo po bang sabihin? Oh, sige! Isipin niyo ng baliw ako. Sige, nasisiraan ako ng ulo. Pero basta ako, malakas ang pakiramdam ko, si Alona may kinalaman dito. Ang weird lang po kasi nabanggit sa akin ni Jowa na meron siyang nakita na tao na parang si Ma'am Alona. Parang nakasabi niya, nakita daw niya si Ma'am Alona talaga. Wait. Listen to me. Matagal nang wala si Alona. I know, psychologically, malaki yung naging epekto niya sa atin. Pero hindi tayo dapat magpagulo sa nakaraan. Tama ka, Tito. Tita Jo, maraming magandang araw na darating pa sa atin. Posible mang isipin kung buhay man si Ma'am Alona, sa tingin ko hindi niya na tayo kayang galawin pa. Wala siyang kakayahan para galawin niya tayong lahat. Besides, maayos naman yung signage niya yan. Ang mabuti pa, silipin na natin kung saan ikakasal si Fernando at si Carmina. Okay? Kalimutan na natin to. Alright? Okay. Come on. Let's go. Sige po, Tito. Narinig mo ba yung balita na ikakasal na daw si Fernando? Isa lang ang ibig sabihin doon. Nandoon lahat ng taong gusto natin patayin.
Narinig mo ba yung balita na ikakasal na daw si Fernando? Isa lang ang ibig sabihin doon. Nandoon lahat ng taong gusto nating patayin. Narinig mo ba ako, Charles? Are you with me? Or you're in the moon? Well, what I'm saying... Oo, oh, nakuha ko. Na kailangan ulitin. Mga taong pwedeng hanapin para matulungan tayo dyan. Good. So we are good now. Sa'yo.